Matagal ng pangarap ni na mama at papa ang magkaroon ng anak na babae. Nasasabik na rin naman akong magkaroon na ng kapatid. Dahil kahit papaano, ay gusto ko rin maramdaman kung paano ba ang maging kuya. At nang magbuntis nga si mama, ay sobrang saya ng pamilya nang malaman sa ultrasound na babae ang magiging kapatid ko. At nang isila nga si Angel, ay napuno ng saya ang bahay. Subalit kalaunay may napapansin ako sa mga magulang ko. Parang may inililihim silang problema patungkol sa kapatid ko. Mula kasi nang isilang si Angel ay hindi ako kailanman hinayaan nila mama na magbantay sa kapatid ko. Napapagalitan nga nila ako sa tuwing ipinagpipilitan kong lumapit sa kapatid ko. Tinanong ko sila kung ano bang problema at bakit tila ayaw nila akong maiwang mag-isa sa kapatid ko. Pero wala silang naging maayos na sagot, kundi ang utos na dapat sundin ko na lamang ang mga sinasabi nila. Sa kabilang banda naman, nagtataka ako dahil may baby kami sa loob ng bahay, pero walang lata ng gatas na binibili si na mama. Hindi rin naman lingit sa kaalaman ko na hindi kaya magpa-breastfeed ni mama, dahil na rin siguro sa edad nito. Kaya lubos talaga akong nagtataka kung ano ang ipinapainom nila kay Angel. At lagi lang din nasa loob ng kwarto ito. Nalulungkot ako na lumalaki siyang hindi man lang ako nakikilala. Napansin ko rin ang bodega namin sa likod ng bahay ay lagi nang nakakandado. Gayong ginagawa na yung palaruan ni Papa para sa akin. Inayos niya rin ito na kahit kaunting siwang ay wala kang makikita. Hindi makakahinga ang sino mang makulong sa loob, kaya't pinagbawalan na niya akong magtungo roon. Isang umaga habang nag-almusal ay binulaho kami ng isang kapitbahay. May nawawala na naman daw bata sa lugar namin, kaya't huwag daw akong palalabasin ang bahay ng walang kasama. Pinalis na ni mama ang kapitbahay. Tinanong ko siya kung sinong bata ang nawawala, pero hindi siya sumagot. Alam kong may inililihim sila sa akin, pero 10 taon pa lamang ako para tuluyang malaman kung ano man yun. Minsan isang gabi, nagising ako sa ingay ng kanilang sasakyan. Walang ilaw sa paligid ng bahay sa tuwing sasapit ang gabi. Tinanggal ni Papa ang lahat ng ilaw ilang linggo matapos ipanganak si Angel. Nakapatay din ang ilaw sa loob ng bahay, kaya't kampante akong hindi nila ako mapapansin kung lalabas ako at titingnan kung ano ba ang ginagawa nila sa mga oras na yon. Nakita kong nagbaba ng malaking kahon si na mama at papa. Yari sa kahoy ang kahon na yon at merong nakalagay na kandado. Naririnig ko pang may kumakalabog sa loob nun. Napaisip tuloy ako kung ano ba ang laman ng kahon na yon. Dinala nila iyon sa likod na bahagi kung saan naroon ang dating palaruan ko, ang lumang bodega. Nagpalinga-linga silang dalawa sa paligid upang tiyakin na walang ibang nakatingin na maaaring magpahamak sa kanila. Binuksan na ni Papa ang pinto ng bodega at sa kanila pinasok ang malaking kahon doon. Isinara nila ang pinto, pero hindi napansin ni Mama na siyang huling pumasok na hindi niya pala naisarado ng maayos yun. Binuksan ni Papa ang malamlam na ilaw ng bodega at saka rin inalis ang padlock ng kahon. Nagulat ako na bata pala ang laman nun at mga nasa 5 taon pa lamang. Umiiyak ito at hinahanap ang mama niya. Natulala ako sa sumunod na nangyari. Hinampas ni Papa ng tubo ang bata hanggang sa humandusay ito. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Walang mga puso at kaluluwa mga magulang ko. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa awang naramdaman ko sa sinapit ng bata sa kanila. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ginawa yun. Kung bakit nila pinatay ang bata. At ang sumunod na ginawa nila ay mas lalong nagbigay ng kilabot sa akin. Tinali ni Papa ang 2 paan ng bata at sinabit ito patiwarik. Kumuha si Papa ng malaking tapayan na may gripo.
Itinapat niya ito sa ulo ng bata at saka ginilitan ang leeg nito. Kaya umagos ang dugo ng bata sa tapayan ng nakasahod. Napatakip ako ng bibig sa ginawa niya habang pinipigil ang pag-iyak. Kahit si Mama ay hindi rin makatingin sa ginagawa ni Papa, napaupo ito sa gilid at humahagulgol na rin sa pag-iyak. Naririnig ko pa si Mama na tinatanong si Papa kung hanggang kailan nila gagawin ang ganong bagay. Pero walang ekspresyon sa mukha na sinagot siya ni Papa na hanggang kailangan nila. Hindi ko na mapigil ang pag-agos ng aking mga luha. Hindi matanggap ng sistema ko na kaya nilang pumatay ng inosenteng bata. Dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay bago pa man nila ako mahuli. Pumasok na ako sa kwarto at nagpanggap na natutulog na. Maya-maya pa nga ay lumangit-ngit na ang pinto. At ilang sandali pa ay naramdaman ko na lang ang pagdampi ng halik ni Mama sa aking noo. Kinabukasan, hindi ako umimik habang nasa hapagkainan kami. Tinanong nila ako kung may problema ba ako at bakit daw ako tahimik. Ang sabi ko lang ay masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita kong ginawa nila nung isang gabi. Dahil tuloy doon ay parang natatakot na ako sa kanila. Lalo na kay Papa. Matapos noon ay napansin kong ilang gabi na silang hindi lumalabas at umuuwi ng mga ganong oras. Medyo napanatag ako dahil inakala kong tinigil na nila yon. Pero isang gabi, nagising ako sa iyak ng kapatid ko. Narinig ko rin ang boses nila Mama at Papa na aligaga. Lumabas sila Mama at Papa ng bahay kasama ang Noy, isang taong gulang kong kapatid na si Angel. Kinabahan ako. Baka kung anong gagawin nila sa kapatid ko. Nawala na ako ng tiwala sa kanila mula ng malagim na gabing nasaksihan ko. Pero nagulat ako nang pagpasok ko ng bodega ay nakita kong nakahandusay na si Papa sa lupa. Tumatawa pa ang bunso kong kapatid habang sinisipsip nito ang dugo ni Papa na noon ay tila ginilitan ng leeg. Umiiyak na tumingin si Mama sa akin. Nagulat siya dahil nandun ako. Kaya kahit nasa 10 taong gulang pa lang ako, ay napilitan siyang ipaliwanag sa akin kung bakit nangyayari yun. Ang sabi niya, may Renfield syndrome daw ang kapatid ko. Hindi siya umiinom ng gatas dahil dugo ng tao ang kailangan niya. Ang dugo ng mga batang pinapatay nila ay para kay Angel. Muling ibinalik ni Mama ang tingin kay Angel na nuoy tuwang-tuwa sa iniinom niyang dugo ni Papa. Hindi niya namalayan na habang unti-unti akong lumalapit sa kanila, inabot ko ang isang tubo na nasa sulok at nang makalapit na nga ako, ay saka ko hinampas ng tubo ang ulo ni Mama. Dahil nauuhaw na rin ako.